Okay, magandang hapon pong muli sa inyong lahat, mga kabayan. Muli, si Kabayang Alexander Beruela po. Welcome back po sa aking pong maliit na YouTube channel. Ito pong muli yung aking service, mga kabayan. Ang gagawin po natin ngayon, maglalagay po tayo ng tire sealant dito sa gulong ng aking motor. Kasi ang nangyayari po, halos linggo-linggo ay nagdadagdag ako ng tire pressure niya o yung hangin, kasi mayroon siyang maliit na butas. Kaya may nagrekomenda po sa atin na lagyan ng tire sealant para yung butas niya tatakpan sa mismo ng tire sealant. Eto po siya. Eto po siya, mga kabayan. Yung pong 3M ay hindi po brand yan, ha. Yan po yung pangalan ng auto supply na ating binilhan. Nakalagay po dyan, flat prevention for bicycle, seals holes up to 7mm. So kaya niyang takpan hanggang 7mm po yung butas niya. Recommended po siya sa mga motor. Ayan, oh. Net content po niya ay 500mm. Shelf life of 3 years. So pag naglagay po kayo nito ay aabot po siya ng 3 years, mga kabayan, bago nyo palitan sa gulong ng inyo pong mga motor. Pero dadalhin ko po ito sa vulcanizing shop dahil wala po akong panghangin dito, kasi mas maganda kung doon para yung tire pressure niya ay malakas. Ayon, ito po yung ating tire sealant na ilalagay ito. At i-share ko po sa inyo kung paano po maglagay nito, paano maglagay ng tire sealant sa gulong ng ating pong motorsiklo. Here we go. Ayon po, kabayan, tanggalin mo natin yung barbula nya para sumingaw yung hangin, ano. Bossing, paki-video naman naman. Wala lang ako taga-video. Para mayroon akong ano, dokumento. Kasi 3 years daw siya, eh. Ayan. Okay na, okay na. Naka-video na siya. Tapos tatanggalin po natin to. Ayan. Sasali natin dito. Shout out sa mga... Pasing-pasing. Ayan, kailangan daw po nakatagilid na ganyan, mga bossing. Mga kabayan. Tapos 500mm sa isang gulong lang. Buhusin natin to dyan. Nakisuyo na ako kay bossing pag video. Naiwan yung kasama ko dun sa grocery. Madali lang pala sa isalin. Madali lang isalin. Oh. Ayun, nabus na. Balik na natin yung barbula niya. O, hindi na singaw? Pinasingaw ko na, bossing. Ayun po, kabayan, nailagay na natin yung tire sealant. Ikutin lang daw muna yung gulong bago siya hanginan. Yan. At ang lifespan niya or duration niya ay 3 years daw. Kaya dinodokumentuhan po natin to, mga kabayan. Ito po, ang halaga nito ay 80 lamang sa mga motor shop. Mga
Ayun po kabayan, nahanginan ko na siya. Ayun, ngayon po ay Linggo, May 9, 2021. So ito po yung araw na naglagay tayo ng tire sealant. So 3 years daw po yung duration niya, kaya mas maganda dokumentuhan po natin kabayan. Ayun. Ayun, magandang hapon pong muli sa inyo lahat mga kabayan. Nandito na po tayo sa aming lugar. Nandito na kami sa aming lugar. At napalagyan ko na ng tire, nalagyan ko na ng tire sealant yung aking pong gulong. Nakita nyo, tayo-tayo na siya, oh. Wow! Titingnan natin kung sisingaw pa siya. Dahil nilagyan ko na ng maganda-gandang hangin. Paalala po mga kabayan, yung pong tire sealant ay para lamang po sa mga tubeless type na gulong. Hindi po siya pwede sa mga tube type or yung may mga interior mga kabayan. So pag maganda po ang performance, lalagyan ko din po yung sa harap. Isa pa uli na ganon na 500 ml, para hindi na ako lagyan ng lagay ng hangin. Kagaya po ng nabanggit ko sa inyo kanina, Linggo-linggo ay naglalagay po ako ng hangin or chine-check ko yung tire pressure niya. Kasi nagbabawas siya ng hangin gawa ng mayroon pong maliit na butas dito. So, ayun. Sana good siya. At hindi na siya sumingaw. At titingnan natin yung kanyang duration. Dahil nakalagay doon sa label ng tire sealant ay 3 years daw po yung duration niya kabayan. So ngayon ay May 9, 2021. So 2024 pa siya may expired. Kasi na-expired daw din po yan, na mumuo sa loob, kailangang tanggalin kapag ka-expired na. 1 week later. Ayun, magandang hapon pong muli sa inyong lahat mga kabayan. Ito na po yung motor ko na ilagyan ko po ng tire sealant yung kanyang gulong noong Linggo. Almost a week na po mga kabayan. Hindi ko muna in-upload yung naunang video kasi gusto kong idugsong po ito para inobserbahan po muna natin kung hindi magbabago yung tire pressure niya. Kasi kung matatandaan nyo, lagi po ako nagdadagdag ng hangin niya Linggo-linggo dahil meron siyang maliit na butas. So may nagrekomenda po na lagyan natin ng tire sealant. At after a week, inobserbahan po natin kung maganda yung resulta niya. So far so good po kabayan. Wala nagbago sa tire pressure niya. Ibig sabihin, hindi siya nagbawas ng hangin. So effective yung tire sealant natin pong nilagay. Kaya pwede ko po siyang mai-recommenda doon sa may mga motor. Pwede nyo naman pong gawin yan, DIY lang. Napakadali. Sa akin po, dinla ko lang sa vulcanizing, then ako na naglagay. Yun. So, yun po. Maganda po yung resulta. Very effective. And then, patuloy pa rin po natin siyang obserbahan along the way para may update ko po kayo kung nagbago talaga siya or hindi. Ayun, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo pong pagsabay-bay na muli at pagtitiwala sa akin pong na-share sa inyong video kung paano maglagay ng tire sealant sa gulong ng motorsiklo. Ayan. Sa mga ngayon lang po na pag-awi sa akin pong maliit na YouTube channel kabayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot po ang notification bell para na-update po kayo sa mga videos na akin pong ina-upload na kagaya nito kabayan. Sa mga mahihilig sa motor dyan at kung paano mag-maintain ng inyong mga sariling motor na hindi na kayo babayad pa ng mahal. Ayan. Muli, maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong pagtitiwala at pagsubaybay. Upang muli si Kuya Alex Alexander Beruela Vlog, lagi po nagsasabi at nagpapaalala, may problema man po tayo, wala, lagi po tayong manalangin sa Diyos at magpasalamat araw at gabi ng ating mga buhay para tayo gabayan niya sa ating pong mga paggawa.
Ingat po kabayan, maraming salamat po. Bye bye.